Okay guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel. No? So ngayon marami nagre-request nito. Isa na dito si Kenji Kalman regarding sa mga PvP guide, skill combo, at mga skill guide, anti-arba. Lagi ko yung nag-anti-arba. Yung arba talaga kasi guys, masakit. So totoo lang, sobrang sakit talaga ng arba. Ang hirap kontrahin, lalo na kung yung arba ang nakakalaban nyo is maganda rin yung build. So kung iko-contra nyo naman kung versus level sa level, pwedeng manalo, depende rin kasi sa item. Kung lamang talaga siya sa item, mahirap ng kontrahin. Gaya ng sabi ko sa inyo, mas malakas talaga ang spender, lalo na kung arba yon. Pero dahil ito ay guide sa mga free-to-play na tulad natin na hindi gumagastos sa laro, so bigyan ko kayo ng idea. Halimbawa, sa secondary, dapat kinuha nyo dito is accuracy. Kasi kailangan natin ng accuracy since ang arba minsan nagpapataas ng evasion. Then dito is dev. Kailangan kumakapit din yung skill natin kasi nga kapag na-debilitate natin yung kalaban, mas masakit yung bawas natin. Halimbawa, sample dito, no? Sa monster. So pag ginanyan yan, magkakaroon yan ng iilaw yung skill nyo. Kailangan yun yung ipambabanat nyo. Ayan. No, kita nyo yung 25-420. So, yun parang kulay red na dugo. No, kaya kailangan mataas. Hindi naman sobrang kailangan natin na mataas na dev. Kailangan natin ng resist. So, unahin na natin sa weapon. So, ano ba yung kailangan enchant? Ito, kapag nakakuha kayo ng ganito, dev rest, knockdown rest, at saka bash damage reduction. Bakit bash damage reduction? Once na kumapit yung debilitation ng ng arba, at least kahit papano, pag bumato yun ng bash attack, na pabawasin yung damage. Halimbawa sa ring, ito, medyo mali din ako sa bracelet. Dapat dito is bash damage reduction. Okay, pero mahalaga din kasi sa warrior, itong bash attack damage boost. Kasi kailangan naman natin syempre ng konting burst. Kaya ang kinuha ko na lang is yung sa armor, ni crit damage reduction. Hindi ko naman kasi kailangan ng crit attack damage boost. Gaya ng sabi sa inyo, mas focus kayo sa bash attack kaysa sa crit attack damage boost. Okay? Kung makakuha kayo sa enchant ng dev rest, KD rest, bash damage reduction, or bash attack, pag i-balance nyo lang siya, dun yun sa enchant, guys, yun yung kukunin nyo. Okay, bash damage reduction. Katulad nito guys, ayan, bash attack damage boost, knockdown rest. Sinuwerte lang kasi nagkaroon ng dalawang S. Kung makikita nyo dito, puro knockdown rest. Ayan, bash attack. Knockdown rest, bash attack. Knockdown rest. Knockdown rest boost. Ayan, dev rest boost. Kaya kailangan kapag nakakuha kayo ng ganyan, okay na yun guys. Okay, at saka ang maganda guys, kung mapa plus 7 or plus 8, nyo yung equipment nyo. Halimbawa, dito para tumaas yung accuracy nyo, lalo na dito sa gloves, kailangan ma-plus 8 nyo to or plus 6 man lang. At least hindi nyo na siya papaltan, lalo kapag tier 2. Okay, ganyan yung magbibuild sa enchant. Debrest, unin natin, debrest, knockdown rest, bash damage reduction. Para once na tumama yung deb, hindi nyo na debrest yung tira ng, lalo na yung Venomist guys, ang sakit nun kasi walang invincible dun yung warrior. Kasi ang invincible natin yung SS at saka yung berserk. Ito, no, invincible tayo dyan. Tapos yung SS. Pag tumama kasi yung Venomist, wala tayong, hindi natin mai-invincible yung banat. Kaya ang gagawin nyo, syempre, iilag muna kayo. Hindi kisasabay agad sa arba. Hintayin yung bumato muna lahat ng skill. So kapag talagang no choice na yan, yung riposte, at least ma-negate natin yung damage ng arba. Then sa gem naman guys, halimbawa may gem kayo. Ito yung mga gusto ko sa gem. Sis, hindi pa kumpleto. So sunod natin yung gem guys. So kung mapapansin nyo dito, ang kinukuha ko sa gem is percentage. Ito accuracy. Ang kinukuha talaga guys yung accuracy. Lalo na kapag mataas na level yung papatayin nyo, ang hirap tumama. So kung ako sa inyo, mag-focus kayo sa accuracy, evasion, bash damage reduction or bash attack damage boost. Since papaltan ko rin yan guys yung crit attack damage boost, gagawin kung suswertehen, dapat puro HP, maganda rin yan. Kailangan mataas din ang buhay ng warrior para kung ibato lahat ng arba yung kalaban nyo, hindi kayo naburburst agad, may natitirang buhay. Once na may natira na buhay, tapos wala na ibabato yung arba, may advantage kayo. Kaya mas maganda kung aabot ng 100k yung HP nyo.
na medyo may kunat. Hindi naman porket puro percentage yung kukunin nyo, dapat mag-focus din kayo sa physical depth. So mamaya natin pag-usapin yung physical depth. So ito, sinuwerte ako, nakita nyo naman yung sa Spectromate ko, napaka-perfect halos. Yung Dark Steel Gain Boost lang hindi. Yan, kita nyo naman, HP Crit, Bash Damage Reduction, ano, Bash Attack, Crit Attack, Crit Damage Reduction. So pipili na lang kayo dito, pero kung ako, mapipiliin, HP, Bash, Evasion, Accuracy. So yun yung apat. Bash Damage Reduction, Accuracy, Evasion, tapos yung pwede yung Crit Damage Reduction, pwede din yun guys, yung limang yun. So mamimili na lang kayo doon kung ano yung mas mataas. Halimbawa to, Accuracy, yan, sarap po, 72. So bihira kayong magmimiss sa kalaban kasi nakapokus din kasi talaga yung iba sa Evasion. Kahit ako, nakapokus ako sa Evasion, hindi sa Crit Eva, kasi nagbuild ako ng Crit Damage Reduction. Kasi bakit nga ba ako mag-Crit Eva kung nakabuild na ako sa Crit Damage Reduction? Okay, parang ang baduy tingnan nun. So, yung sa Codex naman, guys. Ayan, punta tayo sa Codex. Sa Codex naman, syempre, i-filter nyo to ng physical depth. So, plus 8 na lang yung kailangan ko dito, guys. Ayan, nakikita nyo. So, ayan. Kung makapansin nyo dito, mataas yung physical depth. Nakukuha na yung plus 6. So, ayan, plus 6 pa lang. Yung sa plus 7, iniutay-utay ko lang, guys. Ayan, nakikita nyo, iniutay-utay lang. Kasi, ang hirap. Syempre, yan, katulad nito, uncommon. So, dapat makuha nyo yan. Kaya kung makikita nyo dito, guys, HP, physical ko is 400. Physical depth, spell depth. So, dapat makuha nyo itong mga plus, yung plat. Kung tawagin ko dito kasi plat, kasi parang namumultiply dito once na nagkaroon kayo ng crit damage reduction, ganyan, namumultiply dito. Ewan ko lang kung ganun nga talaga. So, evasion, crit, nakita nyo naman. Crit damage, bash attack, ayan, bash attack damage boost. No, yung crit attack damage boost, parang ano na lang to, additional. Pero huwag kayo mag-focus dyan sa crit attack damage boost. Mas okay sa bash, lalo na kung lagi kayong to. Kasi yung warrior, madaming debi. Marami siyang skill na may debi. Yung SS pa nga, diba? So, pag kukombo kasi kayo, namamay tayo itong bumana. So, sunod muna natin yung spirit. So, sa spirit, kaya hindi pa ako nakipag-PVP, guys. Wala pa ako nung peacock. Peacock ang pinaka-the best kung in terms na pet sa PVP. So, ito, makita nyo dito may bash damage reduction. So, dagdag kunat na naman. Maantay na naman natin yung Arba. Diba? So, bash damage reduction, sabay samahan nyo nito. May bash damage reduction din yung mata. Kaso nga, XP siya, diba? So, pwede nyo siyang palitan nito. Habang wala pa kayong peacock, pwede naman tong si mata. Okay? So, ayan, bash damage reduction. So, kung ang late game na set ko, ito, Suparna, Baratan, anti-stun, di ba kapag tinira kayo ng Pain Strike? So, hindi na kayo ma-instun. Ayan, nakita yan. Kaso, 30 second yung cooldown. May SS pa yung Arba, pwede rin kayo ma-instun doon. So, ito. Siyempre, ito. Si Lucky Cat. Kasi maganda tong Lucky Cat kasi may skill cooldown. Nag-reduce siya ng skill cooldown. Tapos, yung recovery and from heal. So, pag gumamit kayo yung riposte, mas malaki yung bigay na heal. Okay, tapos kapag nag-SS ka, syempre, magre-regen pa ng 15%. Then, ito, kailangan to, kasi ito, nakita nyo, may resist boost siya. So, kung ang final, peacock lang yung papalit nyo dito. Okay, so peacock, the best talaga tong peacock. Ito hindi ko pa nakukuha. Kita nyo naman, PVP, may HP, may bash damage reduction. Tapos, ito, knockdown success boost pa. Tapos, additional lang sa akin yan, pero hindi ako naka-focus sa KD. No? Tapos, physical attack damage boost. Kung papapansin nyo, meron akong KD sa, dito sa spirit, pero hindi yan yung final, guys, kasi wala akong makuhang epic na maganda. Mas okay pa nga dyan yung HP kasi ito. Okay? Madalas ang gumagamit kasi ito ng epic na to is yung Lancer. Kung sa akin, ito yung combo ko yan. Tapos, ito. Tapos, pwede rin yung Deb. Debilitation dito, pwede rin. Okay? So, ganyan. Ganyan yung pinaka-build ko. Pwede rin ganyan. Ayan, kita nyo. Kasi kulang pa eh. Ito, ganito. Ayan, Dev, Rest, Knockdown, Rest, sabi HP. Okay? So, ganun sana yung magiging build. Tapos, kung makakuha kayo ng rare, yung rare na treasure, yung pinaka-rare, yung mga espada, yung crimson, diba? Mas okay na ilagay yon. Kasi every 10 seconds yon.
Then regarding naman sa pag-combo, alam niyo naman kung paano kumombo sa Warrior. Siyempre, unang-unang gagawin niyo yung higit. Kasi ang higit, guys, lalo kapag tier 8, may negate 'yan. No? Ah, alam ko kahit hindi le ano 'yun, tier 8. Tingnan natin yung ano. So ayan, nakita niyo, amplified. Parang isipin niyo nag-Dota kayo. Tinira kayo nung ano, Go Scepter, no? May amplified siya, no? So all damage reduction. So lalambot siya. Tapos susundan niyo siya ng body check. Sa body check kasi may chance na ma-stun, ayan, no? Plus 50 stun success to additional 2 seconds. Ayan, pag na-body check nyo at kumapit, saka nyo batuhan ng ground smash. Tapos kapag na-knockdown, if knockdown, physical na naman, 10 seconds. Kaya ang ganda. Tapos effect over time. Attack bash, attack damage boost ng 20%. Kaya ganito yung combo ng this. Eh. Kapag hinila nyo, binadi check, yan, iilaw, tapos iilaw ko, kaso namatay agad eh, may ilaw pa yun, maabot yung ilaw, tapos kapag, syempre, binabanatan kayo, syempre, magano din yun eh, kapag na-body check nyo, ang maganda kasi sa body check, once na na-stand, hindi makakaganto, hindi makaka-evade, no, tapos kapag marami yan, syempre, guys, kunyari, sa baliwa, mag-buff muna kayo nito, tapos pasok kayo sa loob, berserk, syempre, mag-berserk, pag tumama yan, ayan, syempre, yung SS, iilaw, sabi SS. Okay. Tapos kapag maghahabol kayo, syempre itong maganda kasi kapag tier 8 na itong matawag dito sa skin na ito. Limutan ko. So ayan, yung barbaric charge pag tier 8, ang ganda guys, may dagdag kunat. Ayan, nakita nyo. Ang laki ng dagdag o physical depth plus 150. So ang ganda niya, solid. Diba? So ganun lang yung pag-combo sa Warrior. Yun yung mga marirecommend ko sa inyo. Mag-focus kayo syempre sa Debress. Ulitin natin, Debress, KD Res, Bash Damage Reduction, Physical Depth, Spell Depth. Bash Attack, huwag kayo mag-focus sa Crit Attack Damage Boost. Medyo konting crit lang, pero hindi kayo nakapokus sa konting crit. Ang Warrior naman talaga is medyo makulat kasi yung mga skill lahat niyan is may dagdag. Okay, may dagdag na buff sa sarili. So, kaya ano mapapansin nyo, sa mga king, madalas is warrior. Diba? So, sobrang kunat. Ang hirap patayin kasi nga, parang ang unstoppable. Lalo na kung sasamahan pa ng mga legendary pet. Okay? So, sa free-to-play na tulad natin, ganyan lang yung marirecommend kong build. Pero mas malakas talaga yung mga gumagastos o spender. Kasi walang tatalo sa pag-upgrade ng equipment, lalo na kung ang pag-asa ko na lang talaga dito para makasabay is yung makipagpaunahan ako sa Codex. Lalo na kung kukunin nyo sa Codex is yung mga plat. Okay? So, kung sa ranking sa Codex, bumaba yan syempre kasi nawala na yung Codex ko sa 10. Nawala dyan 10. Dun sa bag, yung sa event. So, another gold na naman. So, pwede kayong kumita na naman ng gold dyan. Lalo na kung tradable yung mabibiling. Tradable si ano. Tingnan natin kung magkano yung tradable. Ayan. Yung Kingdom Codex Badge. So, 18 gold guys. So, lalo na kung marami kayong art. So, itong art ko nagpa-farm na. Ayan, nagpa-farm siya. Yan. Anong na agad. So, kapag tradable, benta lang. So, dapat lahat ng alt nyo is pinag-focus nyo kasi malaking bagay yan. So, nakita nyo yung copper nito, 22M na. So, makakabuild na naman siya ng epic equipment. So, yun lamang guys. Shoutout muna tayo. Shoutout kay Ernest Vito Chavez. Pa-shoutout Boss Bugs, kay Seo, Maverex, Nordeser, Seneca, Durok Makto, Wang Zoni, at Skaba ng Asia 5173. Pinaka-like ko po sila ng UYT mo, Boss Bugs. Napaka-solid ng content. So yun, salamat. Ang dami niyang hinakot. No? Sana nga nag-subscribe yan sa aking channel. So shoutout sa inyong lahat, no, ng Skaba ng Asia 5173. Shoutout kay Roy Retamar. Lods, pa shoutout po Arkin Clan ng server 121. Thanks idol, matagal na akong subscriber. So yun lamang guys, hanggang sa muli. Paalam.